And I am so back, mga madam. Welcome to my off shoulder. Now, I'm gonna show you what a nursing top looks like. Kasi syempre, hindi naman lahat alam kung anong itsura ng nursing top. For today, I am gonna show you what it looks like, how it looks like, at ipapakita ko din sa inyo na kahit na breastfeeding mommy ka, makakaporma ka pa rin, makakapag-post ka pa rin ng hashtag OOTD. So here, I have one box, malaking box na outfit na lahat ay nursing wear or for breastfeeding. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng mga outfit na to. Go! May kakilala kayo na first time mom or yung mga kakapanganak lang or yung mga interested at hindi naman masyadong maselan, I am willing to give out my nursing wear kasi sobrang dami na nila. As in, naipon na sila dito. In very good condition pa sila. Pwede pa silang pang-alis kasi hindi ko naman sila pinangaaraw-araw. Pinangaalis ko naman sila. Just comment down, let me know or PM nyo ako kasi I am willing to give out some of my nursing outfit na pwedeng-pwedeng pang OOTD. Please do not forget to subscribe to my channel, click the like button, and hit the bell notification para pag may bagong pa-upload na vlog ang inyong madam, updated kayo agad. Order ko siya halos lahat sa KP Mama, sa Facebook ko lang siya nakita. What's good about their items is pang OOTD talaga siya, stylish na siya, tapos very affordable yung prices niya. Siguro nasa 200 lang, 250, 300. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano ang itsura ng mga nursing wear. Ready? Okay. So, start tayo. Syempre, ang lagi kong kinukuhang color is color black. Kasi color black, hindi na mimili ng eternohan. Ayan. This is an off-shoulder outfit. Sa top lang siya. So, yung mga curious kung paano ang nagpapa-breastfeed, underneath this cherva ek-ek, tataas mo lang siya. Tapos, ayun na, may butas siya. Nakikita niya ba? Eto, may butas siya. So, suot mo siyang ganyan. Nakikita mo na agad yung butas dito. So, yan, easy access na siya. Ako naman, bas gusto ko talaga to, mga type na to, yung meron agad na parang cover sa harap. Kasi hindi mo na kailangan mag-nursing cover. So, pag papadede mo yung baby, ito na mismo yung magiging cover mo. At least hindi na hassle na mag-nursing cover ka pa or mag-cover up ka pa. So, yung mga ibang nagpa-breastfeed, plain t-shirt lang naman yung sinusuot nila. Even them! Kaso, para sa akin, hassle yun kasi kailangan mo pang itaas yung shirt mo. Makikita pa nila yung chan mo. Kaya, hi, Beb! Say hi! Makikita pa nila yung chan mo or kailangan mo pang mag-cover. Kaya ako, I prefer na mag-nursing outfit talaga. Pag nagpa-breastfeed ka, lalo na kapag lalabas ka, na kasama yung iyong child, kailangan talaga ang damit mo ay am daw siya. Kailangan talaga ay easy access. Okay, hi breastfeeding mommy. I'm sure makaka-relate sa akin na ang laging suot eh off-shoulder, ganito, or laging yung mga debotones na outfit, or yung mga nursing wear nga. So, mga favorite design ko eh yung mga off-shoulder lang, na meron na siyang paganto. So, pag bubuksan mo siyang ganyan, ayun na. Butas na siya sa harap. So, dun ka lang nagpapadede. At least, hindi mo na kailangan mag-nursing cover dito, madam. Kasi, meron na siya agad takip. So, yun na mismo yung pantakip mo. Diba? Ang lakas maka-ano, lakas maka-bar niya ito. Kung friend niyo ako sa Facebook or sa Instagram, makikita niyo na lagi ko itong suot yan. Off-shoulder din siya. Tapos, meron din siyang paganto. So, pag bubuksan mo siya, ayan. Eto na. Ito, stylish din to. Gusto ko siya. Kasi, ayan, yung parang pa... May pa ganyan siya sa leeg. May pa cold shoulder siya. May bakuna shoulder siya. Ito naman, buwaksan mo lang din siya sa side. Ito siya. Ayan. Tapos, sa side mo buwaksan. Doon ka magpapa. Dere! So, super dami kong mga damit dito. Siguro mga nasa 30 pieces na to. So if you know someone who would love to have nursing tops na hindi na gumagastos,
I'm willing to give them mayaman. I'm willing to give them sa ano, just comment down if you know someone na gustong kunin yung mga items na to. Hindi pa naman sila super luma kasi nga sila pa breastfeed ko pa naman si Ollie hanggang ngayon. Tapos, yung range ng items nila is from 200 pesos lang. Meron pa akong nabili mga 150 kaso hindi pa siya kasama yung shipping. And alam ko hindi siya, nung nag-order ako, hindi pa kasama yung cash on delivery. So, binabayaran ko siya via Cebuana, ganon, or Western. Yung mga nagtatanong at nagsasabi na rin na, kailan mo ba balak i-stop na mag-breastfeed? Ang lagi ko naman sinasagot sa kanila hanggang college, hanggang gusto niya. So, hanggang gusto ng baby mo, for me, kung kaya mo din naman, kung kaya mo din naman na mag-breastfeed, go lang, moms. Kasi, sayang din yung makukuha niya sa'yo eh. You're still producing milk. Ibig sabihin, para talaga yon sa baby mo. At meron din mga nagsasabi na, ay, bakit ka nagbe-breastfeed? Nagtitipid ka ba? Madam, hindi porket nagpapa-breastfeed, eh nagtitipid. Hindi lahat ng nagpapa-breastfeed, walang pera. Kasi nga, kapag nagpapa-breastfeed ka, it takes a lot of time, effort, patience, sacrifice, madami pang cheche boreche. Kaya ako, pag nakakarinig ako ng ganong mga side comments, naiirita talaga ako. Yung alam mo yung gusto mong explain sa kanila na breast milk is best for babies, breast milk is really for your baby. Kaya nga, diba, sa mga commercial, kapag nagpapalabas sila or nag-endorse sila ng formula milk, laging may disclaimer na breast milk is still the best for babies. Ang second question naman na lagi kong naririnig or laging tinatanong sa akin, if nakakapayat ba kapag nagpapa-breastfeed? Para doon naman sa question na yan, it's a case-to-case basis. Kasi ako, personally, tingnan nyo naman, tumaba ako from size medium nung nanganak ako kay Ollie. Ngayon, large na ako. Kasi sobrang takaw ko. As in, nung nag-start ako magpa-breastfeed, lagi akong kumakain. Kailangan lagi akong kumakain, lagi akong umiinom. Kasi pag hindi, para talaga ako nanghihina. Nanghihina talaga ako, madam. Hindi tulad ng dati, kahit hindi ako kumain buong araw, okay lang, kaya ko. Pero ngayon, hindi lang ako nakakain ng ilang oras, nanginginig na ako, kung gusto ko lang kumain. Kaya for that question, kung nakakapayat ba siya, case-to-case basis. And for me, hindi ako pumayat, tumaba ako lalo. Bago kayong nalaman through this vlog or through my vlog or nasagot na yung curiosity nyo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng nursing wear. If you have any suggestions, comments, violent reaction, or kung may gusto pa kayong gawin na content ko, just comment down. Let me know. Alam ko yung gagawin next time.